biglaan yung client natin ngayon. Sakto, nagawa na natin yung bago nating lamesa. Nice day ngayong araw, naisipan na naman natin gumawa ng lamesa para sa studio natin. Papalitan na natin yung dati natin ginawang lamesa na bilog. Gagawa tayo ng bagong lamesa na square. Medyo mababa din kasi yung ginawa nating lamesa na bilog dati. Kaya papatasan lang natin ng konti. Gagawin na rin nating square. Gagamitin natin piyesa sa paggamit ng lamesa ay bakal. Ito kasi yung mga tira na bakal galing sa tattoo bed na ginawa natin dati. Para sa mga gusto mapanood yung video natin na gumawa tayo ng bed, ato, mali. Binaliktad mo, tattoo bed yun para hindi sila mahirapan. Video rin tayo yung ginawa natin, yung DIY natin ng tattoo bed natin. Ano, nabilang nyo ba kung ilan yung natin? Basta natin-natin na lang yun. Mali. Atin-atin na lang yun. Basta panoorin mo na lang pag gusto mo mapanood yun. Pero bago mo panoorin yun, panoorin mo muna kung paano natin ito mabubuo. Gagawin natin lamesa. 2-layer. Yung pwedeng paglagyan. Para yung baba, pwedeng lagyan ng mga gamit habang nagtatato. Yung sa taas naman ay pwedeng lagyan ng ink, machine, at kung ano-ano pa yung madalas natin ginagamit pag nagtatato. Pag wala tayong client, madalas natin to ginagawa, yung pag-DIY ng mga gamit natin sa studio. Kasi madali lang naman gawin to. Odd kasi doon, may mga gamit naman tayong panggawa kasi. Saka alam din naman natin yung mga bagay na kailangan natin tapos alam naman natin din gawin. Nag-isipan pa eh, no? Iba kasi talaga pag alam mong gawin tapos bukod doon may mga gamit ka pa. Kaya madalas nagdi-DIY lang talaga tayo. Ayun na nga, nabuo na natin yung pinaka-frame na dalawa. Kung mapapansin nyo, wala tayong ginamit na welding machine. Hindi na tayo gumamit nun para dito sa gagawin nating lamesa. Kasi hindi naman siya sasakyan. O lalagyan ng mga gamit na mabibigat. Kaya ginawa na lang natin, ni-rebates na lang natin para ipagdikit-dikit yung mga bakal. Ginamit lang natin dyan na pamputol, grinder, ating disc na pang bakal. Tapos barena na pambutas sa mga bakal para malagyan din natin ng bala ng rebates para magdikit-dikit yung mga bakal. Na nga, napagdikit-dikit na natin yung dalawang kabilaang frame. Idikit na lang natin tong dalawa tapos ayun na, tapos na. Joke lang, syempre hindi pa tapos. Pagkatapos natin barenahan, lalagyan natin ng rebates hanggang mapagdikit-dikit natin siya. Totoosin, hindi naman talaga tayo magaling dito. Inuulaan lang talaga natin yan. Pero sinukat naman natin yan. Kaso lang yung metro na natin, alis wala ng number eh. Tingin nyo kaya magpapantayan? Alam nyo, pag nagpantayan, kung anong tawag? Magaling. Medyante, no? Hawa ka naman, huwag ka mahiya. Kahit corny. Mabalik na nga lang dito sa ginagawa natin kasi hindi ka naman tumatawa. Parang napakarami mong problema. Pagkataas pala natin itong pagdidikitin lahat. Hindi ba kung ano yung sunod natin gagawin? Di mo alam, di mo alam. Parang di ka nag-grade 2 ah. Yung plywood sa taas. Saka sa gitna. Grabe yung panahon ngayon, napakainit, no? Sino ba yung nakakadama ng init ngayon? Kasi ako, grabe na iinitan talaga. Kaya na nga, tapos na natin. Itong frame pa lang, tapos nalagyan na rin natin siya magkabilaan. Rebates. Tapos nga natin yung mga symbol, buwaba tayo kasi napakainit dun sa taas. Tapos kasi tayo nag-assemble kanina. Kaya nahirapan tayo kasi sobrang init doon. Kaya dito na lang ako pumesto sa harap ng bahay. Harap lang pala ng pinto. Mapapansin nyo, naglalagay pa rin tayo ng rebate syempre. Para tumibay. Kabilaang kanto yan. Halos lahat ng kanto nilagyan natin para naman walang uga. Tapos ng frame ng lamesa natin, syempre ito naman. Plywood para naman sa ibabaw at sa gitna ng lamesa natin. Kumapit pala tayo ng grinder dyan sa pangputol. Para sa mga lahat na gumagamit ng grinder, mag-ingat po kayong lahat. Napakadelikado kasi talaga ng grinder na yan. Nakakatigil yan. Nakakatigil ng hininga ng tao. Nabali yung cutting disc niyan. Nako, bye-bye Philippines. Ayun na nga, naputol na rin natin yung dalawang plywood. Nakabit na natin yung nasa gitnang parte o nasa baba ng itaas. Number 2 na yung hindi pang una ng pangalawa. Ang gulo mo. Basta nakaputol na tayo ng plywood dyan, taas baba. Di pala plywood yung nagamit natin dyan kasi yung plywood na meron tayo ay bitin. Kaya yung ginamit natin, yung parang hardiplex. Ewan ko kung hardiplex ba to eh. Basta yung hindi nababasa ng ulan. Ayun, plastic. Basta bukod dun sa hardiplex, yung parang hindi siya papel, hindi nadudurog yung loob. Basta. Hindi ko kasi alam tawag dun eh. Baka alam mo naman, tulungan mo naman ako, nahihirapan ako eh. Hawa ka na sa akin, please na. Comment mo na dito kung ano yun, hardiplex ba yun. Basta ganyan yung itsura nun, no. Hindi yung plywood eh, tapos madali rin siya mabali. Ayun na pala, nagawa na natin yan. Tapos naglagay na lang din tayo sa gilid ng plywood para pag naglagay tayo sa gigit ng part o sa pangalawang layer, hindi matutumba. Hindi, pag natumba, may harang. Yun, pag natumba pala, may harang. Hindi na rin natin tinaasan yung pinakaharang niya. Saktuhan lang. Hindi na nga rin natin pinutol, sinobra na lang natin sa baba. Ganyan lang kasi kalapad yung natira nating plywood. O meron tayong plywood dito sa bahay. Kung tutusin, wala pala akong biniling gamit dyan. Kasi yung mga bakal, tas yung plywood, tas yung hardiplex ba yun? Tama ba? Hardiplex ba yun? Basta ganun, hindi natin binili. Tapos yung mga rebates na bala, may mga tira tayo nun yung dati. Yung dating-dati pa yun, nakalimutan ko na nga eh. Diba, ulyanin na ako. Basta wala akong binili dyan. Pumunta lang din ako kanina sa hardware.
na bumili ako ng pintura. Diba wala akong binili. Makakalimutin, bumili pala tayo ng pintura, may binili tayo. Ang sagwa naman din kasi tignan. Hindi natin lalagyan ng pintura. Meron din naman tayong pintura dito sa bahay, kaso hindi na rin makukulayan lahat. Sayang naman. Tapos bumili rin pala tayo ng brush. Kasi hindi naman natin pwedeng gawin. Yung pintura, kamayin natin, tapos ipunas natin sa mga bakal o plywood. Okay lang sana kung sa'yo kayo pupunas. Kakamayin ko yun. Basta sa mukha mo yung pupunas. Ang sama eh, no? Sorry na agad. Ka na magtampo. Yung ginamit nating pintura dyan, syempre, yung pambakal, ay na rin yung pinintura natin sa lahat. Kahit doon sa hindi bakal. Dami natin pinagsasabi na walang kakwenta-kwenta bagay. Eh, na nga natapos na natin. Kung sakto na din magagamit na natin. Dahil may client tayo ngayon. Nice.